Yun, what's up guys? Isang maiksing video lang to, siguro mga 5 minutes lang. Marami pa rin kasi talagang nagtatanong paano ba mag-flash ng OpenW, ng new Wi-Fi. Kasi dahil nga sa bilan ngayon na trending talaga. Well, ganito lang guys, kung ano man po yung firmware na gamit nyo, wag na po natin pag-usapan yun. Importante kung paano natin siya ipa-flash agad. Mabilis ang flash. Okay, ganito guys, umpisa, hold lang yung reset button, tapos bilang ka hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos bubuksan mo na yung power, mapabukas. Yan. So, nakabukas na yung power guys. Bilang ka pa rin hanggang 15. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, okay na yun. Bitawan mo na ngayon yung reset button. So, after nyan guys, pupunta ka na ngayon sa yung browser. After nun, di ba? Syempre, dapat nakakonect sa PC mo. LAN 1, mas maganda. So, connect mo sa PC mo. Punta ka sa computer. Depende kasi guys kung ano yung marami kasing iba-ibang IP address ang nalagay sa pagpa-flash. So, huhulaan nyo po yun. Pwedeng, ayan, kagaya sa akin. That one agad yung lumabas. Lumabas agad yung Breedweb sa 192.168.1.1. So, pwede rin maging 168.99.1 yan. Pwede rin namang maging 168.123.1. Pwede rin 168.0.1. Depende po kasi sa pinanggalingan niyang firmware. So, yung sa akin, OpenWRT na talaga to. So, inirecord ko lang uli para lang mas madaling, kasi minsan yung iba nalilito kung paano talaga ganoon, nalilito pa rin sila. So ganyan po ah. So assuming na tapos na tayo dun sa first step, yung hold reset button, tapos power on, tapos ayan, nandito na tayo ngayon sa Breedweb. So huhulaan nyo lang yung IP address ah. Pumunta rito sa pangalawa, tapos yung second box, choose upload. Ayan. Tapos, syempre, dapat yung firmware naka-ready na na-download mo na. Depende kung anong firmware ang gagamitin mo. So, ngayon, since na OpenWRT, ito yung ginamit ko. Ayan. 19.07.3. Ayan. So, click mo lang yung open. Tapos, ayan. Load. Okay. So, antay mo lang matapos yan, guys. Ayan na. So ngayon, after nyan, mag-open ka na ng Windows R ka lang, tapos Windows R, tapos mag ping test ka lang. Ayan, ganyan. So, lalabas to. So, it means nagpapasa pa siya guys ng firmware. Ayan, magta-time out yan kasi nag 100% na to. So yun, nag general failure na. Once na may lumabas uli na ping na maganda, ibig sabihin nung tapos na siya mag-flash. So mag-check na tayo ngayon ng IP address, kung ano yung IP address niya. So OpenWRT automatic guys, 192.168.1.1. Okay, mabilis ang flashing lang to. Oy, mayigit 4 minutes, magpa 5 minutes na pala ako. Ayan, nag time out uli siya ha, after nung apat na connected. So, antayin natin uli na mag steady yung ping. So, ayan guys ha, wait lang natin, request time out. Pero pwede rin kasing maputol na yan. Ayan, lumabas na yung kung trusted ko ba yung network. So, yes mo lang yan. Windows 10 nga pala yung system ko, guys. Ayan.
So, try na natin, ha? 191, yan. So, lumabas na agad si Lucy. Hi, Lucy. Kamusta ka? So, ayan po, guys. Ganun lang. Tapos, sige, iano ko na rin kung paano yung kaibilan. Login ka lang dito, guys. Ayan, tapos taka sa system back flash firmware, tapos upload archive. Ayan, ito yung i-upload natin yung settings pang bilan. Ito yung di-download ko na backup file ni OpenWRT na ginawa ni Boss LPB. Tapos upload mo lang yan, may lalabas na ganyan kasi nakaano na rin talaga yan, guys, naka-config na yan, meron na siyang mga configuration. So dun sa mga nagtatanong kasi kung paano ba ako, sir, halimbawa ibang firmware yung gagamitin, hindi ko pa po sure, pero pwede nyo naman pong i-try kung marunong na kayo. Ayan po yung mga settings na i-upload ko na ginawa po ni Boss LPB. Tapos ayun, nag 6 minutes na yung video, imbis mabilis lang to, eh. So ayan, in-apply ko na, guys, ah, magre-reboot na yan. So possible na hindi mo na siya ma-access. Yes, possible po na hindi mo na siya ma-access kasi naka DHCP off na siya. So meaning dapat mag-static ka para ma-access mo siya uli. Okay? So yun lang po. So dun, sige, oh sige, sige. Ahabaan ko na itong video, ha. Ito, lulubus-lubusin na natin. So halimbawa, paano ba mag-static, sir? Hindi ko po kasi alam paano po ba yun. So papalitan mo po yung dito sa static IP. Wait lang, antayin natin, ha. Nag-request timeout, eh. Ayan, oh. So antayin natin siyang magkaroon ng steading ping. Ayan. Ayan, bumalik si Lucy. Okay na pala. So i-setup mo na siya ngayon, guys, ha. I-setup mo na siya para dun sa SSID. So ayan, 123456. Yan yung password nilagay ni Boss LPB. Oops, wait lang, loading. Oops. So I guess kailangan nga yatang mag-static. Ayan, ha. So paano nga ba yung static na sinasabi? Kasi nag-identified network na siya. Sige. Double click. May lalabas. Properties. IPv4. Tapos yan. 192.168.1.2. Tapos yan. 192.168.1.1. Okay. So ayun, guys. Ganun lang po. So ayan, bumalik yung ping. So balik tayo kay Lucy uli. Ayan, tapos 123456. Okay. Tapos punta ka sa wireless. Papalitan mo ng SSID. Edit. Ayan. Naka-wireless end siya. Naka-lagay natin sa 1. So, dito, guys, nilagay ko legacy. Ayan, ilalagay ko legacy. Para po yan dun sa BGN. B, tsaka J. Paka, tsaka J. Ano, wireless. B, wireless. G. Yun po yung mas mababa, guys. Kasi yung wireless end, yan po yung mas latest ngayon na mga nasa cellphone. Pero yung paano po yung mga mapababa. Diba? So baka doon, baka sakali, kasi isa rin po 'yun sa dahilan kung bakit nahihirapang kumonect or nagkakaroon ng disconnection yung connection ng mga low end na PC. Tapos babaan niyo lang po yung maximum transit power. Ito is additional update ko lang po ito. Ayan. Tapos lagay mo lang po yung kung anong SSID na ipapangalan mo. Sa akin kasi po ganito lang, lalo na pag bago, Piso Wi-Fi. Sorry, ah. Piso Wi-Fi 24/7. Okay. Tapos advanced settings. Ayan, advanced settings. Lagay mo PH na.
pH. Ayan. So, advanced, isolate clients, clients. Ayan, sorry. Basta yan guys, naka-legacy siya. Ayan, tapos, save mo lang. Tapos, ganun din, parehas din sa 5 GHz. I-legacy mo din siya, yung ano, para mas maganda, mas bago, mas masaya. Ayan, 19 pa rin para hindi po ano. Tapos, piso, Wi-Fi 5G. Pero may 24/7 niya pala. Ayan. Ayan, 5G. Tapos, advanced settings, pH. Ayan. So, ayan lang guys. Isolate clients pa rin. Ayan. Yun, sama ko na. Humaba na yung video. Ako, naging 11 minutes na. Tsaka guys, ito pala, isa rin palang update na bago kong na tanto. Lalo na kung naka-converge, naka-converge kayo guys. Magkakaroon kasi ng conflict yung IP address natin. So, mag-edit po kayo. So, kung ayan po. So, possible, gawin nyo na lang 100, ganyan. Para po hindi magkaroon ng conflict sa ISP nyo. Kasi yung mga naka-LAN network, naka-LAN port po dun sa ISP nyo, magkakaroon po yan ng timeout disconnection. Basta ganun. Ayan po yung nangyari sa akin guys. Ngayon, binago ko na yung IP address ni yung new Wi-Fi. So, palitan nyo lang guys kung ano yung desired IP nyo. Basta huwag kagaya dun sa ISP nyo. Okay? Sa mga naka-converge kasi ganito, di ba? Doon po sa mga naka-converge, ganito po yung gawin nyo. Ayan, wala na po kayong ibang babaguhin guys. Basta yun lang. Tapos, save. Ayan, ito po yung final step. Always na always, marami talaga nagkakamali. Always click apply changes. Dapat ganyan po yan. Yan po yung final step. So, click apply lang guys. Ayan. So, madidisi po tayo kasi naging 100 po yung IP address na nilagay ko. Ayan, pag na-disconnect na siya guys, so, magbabago na naman ako ng, kung sakaling may babaguhin pa kayo ulit, papalitan nyo lang po yung IPv4 nyo to 100 or kung ano man po yung nilagay nyo. Dito nyo po, babaguhin nyo po ulit ito, yung properties, tapos IPv4. Since 100 na po yung nilagay ko doon, so gagawin ko, papalitan ko lang din siya ng 100. Tapos, okay. Okay. Close. So, ayan guys. So, pag nagkaroon na siya ng ping na maganda, so, pumasok na yung settings. Ayan. Actually, nasa 20 plus pa kasi siya eh. So, antayin na lang po natin na magkaroon siya ng magandang ping. Ayan. Ayan. At saka, sorry po kung na-clickbait kayo sa 5 minutes. Pero hindi ko naman ilalagay sa title yung video. Ayan. Raw video lang talaga itong gagawin ko guys. Tsaka pasensya na kung maingay yung audio. Ayan, naging 15 minutes. Ayan, tingnan natin kung ano yung lumabas. Could not regain access to device. Ibig sabihin guys, pumasok na yung, pero hindi pa nagkakaroon ng IP dito. Or dahil naging VLAN na kasi siya uli. So, pero let's try pa rin. Gawin natin tong 100. Oops, mali. Ayaw nyo guys ha. Time out pa rin. Tapos, pero basta yun, kailangan, ayun, hindi, pumasok na pala. Ayun, sorry.
Yung ping kasi naka timeout pa rin. So ibig sabihin mali pa. Ah hindi, nag-ping pala ako sa 192.168.1.1 kaya pala hindi siya lalabas. Sorry. Ayan. So wag ulit try ko para at least sigurado kayo. Ayan. So kung ano yung password nilagay ko dito, 123456. Ay hindi, yung kay LPB pa pala yun. Kay boss LPB pa pala yung IP, pero nag general failure siya. So baka bumalik siya sa hindi, nasa 100 pa rin siya guys. So refresh lang na, ayan, karon lang ng so, check na natin yung interface tapos edit. So 100 na siya guys ha. Okay, dismiss. Wala na siyang i-apply na bagong setting. So log out. Yun po. Sorry, 16 minutes. Asensya na. Pero sana yung update ko tsaka yung simpleng video ko ngayon, basta yung update tsaka kung paano siya mag-change firmware. Thank you, thank you.